Binabantayan ngayon ang kondisyon ng 10 biktima ng naaksidenteng bus sa Skyway sa Paranaque kahapon. Kabilang sa kanila ang driver ng bus na critical ang lagay ngayon. 18 kumpirmadong nasawi sa insidente. Nasa istasyon ng PNP Highway Patrol Group sa Taguig ang bus at ang closed van na nadagdagan nito. At naroon din po ngayon ating kasamang si Rhea Santos. Rhea? Yes, Igan, parang pinitpit ng pison. Yan nga po ang nakapanlulumong itsura nitong bus na nasa likod ko. Itong Don Mariano Transit Bus na sangkot po sa malagim na aksidente na nangyari kahapon ng madaling araw sa Skyway, kung saan itong Don Mariano Transit Bus ay nahulog 30 feet mula sa elevated portion ng Skyway papunta sa West Service Road, kung saan naman nadaganan ang isang van. Base po sa tala, no, na binigay sa atin ng Highway Patrol Group, 32 passengers, 32 pasahero po ang sakay nitong Don Mariano Bus. Karamihan po mga nanay, mga tatay, papunta sana sa kanilang mga trabaho. Samantalang isang tao naman ang sakay noong van. 18 ang patay, 16 ang sugatan, at doon po sa 18 na namatay, 11 na po ang na-identify. Kaya para bigyan po tayo ng update, no, makakausap po natin si SPO2 Isidra Dumlao. Siya po ang investigator ng PNP HPG. Magandang umaga po, SPO2 Dumlao. Magandang umaga po, ma'am. Alright. Hawak nyo na po yung listahan. Ito pong ating mga kababayan na nasawi, no. Out of 18, meron na po kayong 11 pangalan. Tama ho ba? Opo, tama po yun. Alright. Pwede ho ba nating paki-anunsyo? Sino-sino po itong mga nasawi sa malagim na aksidente ito? Ito si Mr. Roy Del Tolentino, Jean Angelic Cadiz, William Toledo, Roberto Bautista, Joey Espinolia, Mary Ann Superio, Roger Orquejo, Arnold Jimenez, Ramon Labang, Boris Rolly, tsaka yung bago natin ngayon si Ricardo Gonzalez Jr. Alright. Yung 16 ho na nasa ospital, kamusta na ho sila? Ano na hong update sa kanila? Yung sa 16, 2 na po yung nakalabas. Na-discharge na po. Yung sa 14 ho, kasama ho yung driver na nasa Paranaque Doctor's Hospital. Ano po ang kondisyon niya ngayon? Nasa ICU pa rin po yung driver ng bus hanggang ngayon. Kahapon ho, may sinasabi kayo na talagang in critical condition itong driver na ito, na si Carmelo Calatcat? Oho, nasa critical condition, at yung mga nakausap namin kahapon doon, kasama yung mga taga San Don Mariano, pinapump nga raw siya kagabi. Nandito ho kayo matapos ho mangyari yung aksidente, nakita nyo ho yung sitwasyon. Paano nyo ho ilalarawan? Saan ho nakuha itong mga biktima? Yung mga biktima ho, nakuha karamihan doon sa loob ng bus. Medyo anong sitwasyon nila? Puro naipit yan, sa loob. Mga injuries ho na tinamo, ano-ano ho? Marami ho, sa karamihan sa ulo, tsaka sa katawan yung mga nabali. So. Okay. May mga iba't ibang angulo ho tayong tinitignan na naging sanhi ng pagdating dito sa malagim na aksidente ito. Ano-ano ho ito? Yung mga angulong tinitingnan natin, yung weather condition ng oras na yun, umuulan. Tapos yung condition ng bus, yung mga gulong, tsaka yung sa driver condition. Ano daw ho ba ang takbo ng bus? At parang sabi ng mga saksi, medyo mabilis ata. Yun na ang pagkakasabi nila. Bago nangyari yung aksidente, may mabilis yung takbo ng bus. Yung driver, may mga siyempre usap-usapan, nakatulog, may mga nagte-text. Ano ho ba? May ganun ho ba kayong impormasyon? Wala naman hong ganung kwentong nakarating sa amin. Sa pag-iimbestiga namin, wala naman po. Ngayong umaga ho, ano ho ang magiging direksyon ng investigasyon po natin? Yung sa investigasyon natin, continue pa rin yung pag-identify dun sa mga sa mga patay, yung mga dumarating na kamag-anak. Tapos sa bali ngayon, ipapile din yung kaso dun sa Don Mariano at sa driver nila. Anong kaso ang ipapile natin? Yung reckless imprudence resulting to damage of property with multiple physical injury and multiple homicide. Alright. Maraming salamat po, SPO2 Isidra Dumlao. Siya po ang investigator ng PNP Highway Patrol Group. Ayan, at yan po ang pinakahuli mula dito po sa area kung saan naririto itong napitpit na bus at van na naging sangkot sa malagim na aksidente dyan po sa Skyway. Back to studio. Maraming salamat, Rhea Santos.